sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng 29th na linggo ng pangkaraniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakikisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-prosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Israel. At ang intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tayo ay tinuturuan na noon naging alipin tayo sa kasalanan, pero tayo ay napalaya dahil tayo ay tinubos ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating Panginoong Jesus Nazareno nagsabi na ang kanyang presensya na nagtuturo ng katotohanan ay nagdala ng pagkahati-hati o pagbahagi at hindi ang kapayapaan. Sa buhay natin kuminsan na iba ang ating mga panindigan at paningin sa buhay, ang mga katotohanan na tinuturo ng Ebanghelyo ay siyang magbigay sa atin ng ibang mga pamaraan at hindi tayo maugnay sa Panginoon. Kinakailangan na tayo'y magbalik loob at magbago at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kayo mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang paalala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran, sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw
ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinaihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-ibang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin. At nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahagi-bahagi.
Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay magkababahagi, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiot po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Webis tayo na ikadalampotsyam na linggo sa karamang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ay magkaroon po tayo ng isang katanungan. Mabuting balita ba ang nabasa natin? Kuminsan, kapag katingnan lang natin sa ating napakinggan, o dili kaya sa nakasulat sa mga banal na kasulatan, at hindi po tingnan sa kabuuang konteksto ang ating pagbasa, ang akala natin, hindi mabuting balita ang ating ebanghelyo. Sapagkat, una sa lahat, naparito ang Panginoon, pagdala ng apoy. At naway ito'y magningas. At pangalawa, na hindi siya magdala ng kapayapaan, bagkos pagkabahabahagi. Ngayon sa ating panahon, lalo na dito ngayon sa ating bayan na mayroon tayong darating na eleksyon, atin pong maranasan ano yung pagkawatak-watak o pagkabahagi ng ating sambayanan kasama na ang ating pamilya dahil sa politika. Kaya dapat po nating tingnan kung ganito ba ang konteksto sa ating mga pagbasa. Hindi po sa ganyan dapat nating tingnan. Sapagkat ang atin pong ebanghelyo ngayon, una sa lahat, ay tingnan po natin na ito ay nakaugat sa tunay na mensahe ng ating Panginoong Hesus. Walang iba, kundi ang kapayapaan. Siya ay Hudyo, kaya ang kanyang ginagamit na salita sa kanyang pagtuturo ay ang salitang Shalom. Ang Shalom na nasalin dito sa ating ebanghelyo ngayon na Irene, na hindi po Irene ang dala ng ating Panginoon, ay hindi lang po ganun lang kasimple ang salitang Shalom. Ang Shalom na maaring isalin natin sa ating salita na kapayapaan, hindi lang po kapayapaan. Ito yung pagbubuklod ng sambayanan ng lahat ay mayroon ng kapayapaan sa mga sa kanilang puso at kalooban, sa kanilang isipan, mayroon ding kapayapaan sa kanilang mga tahanan at sa sambayanan. Ibig sabihin, buong-buo na kapayapaan. Ang Shalom ay hindi lang kapayapaan, ito yung pag-unlad ng relasyon sa isa't isa, na ang bawat isa ay parang magkakapatid. At ang ating ugnayan sa Diyos, ang Diyos ay ating Ama na siyang maghatid sa atin ng tunay na kapayapaan na hindi lang physical, na hindi lang emotional, kapayapaan na espiritual, sapagkat doon naman tayo magkaroon ng pagkahimlay ng walang hanggan na tinatawag na espiritual na kapayapaan. At doon sa mga batayan na ito, dapat po nating tingnan na ang ating Panginoon ay nagtuturo ng katotohanan. Pero ang kanyang tinuturo na katotohanan, iba po ang dating sa una, sa mga otoridad. Pangalawa, sa mga tao na kaiba ang kanilang pag-unawa, ano yung Mesiyas, dahil nag-antay sila ng Mesiyas. At pangatlo, dahil sa
kanyang social status na siya ay tinuturing lang na karpintero at bakit magiging rabi siya o guro. Sa ganitong pagtingin, hindi po katanggap-tanggap ang lahat ng kanyang mga sinasabi kahit siya ay nagtuturo ng katotohanan. Kung atin pong tingnan, ang ating Panginoon ay nagtuturo ng katotohanan sa iba't ibang mga bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Versiyo 8, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, Versiyo 50, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, Versiyo 5, at Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14 at 27, na kung saan ito lang ang mga halimbawa ng napakaraming pagkakataon na nagsalita ang ating Panginoon ng kapayapaan. Ngunit ang kanyang pagiging Mesiyas na siya yung dapat magbigay ng panibagong pagtingin na ang bayan ng Israel ay maligtas sa pagkasakop ng mga dayuhan na sinakop sila noon ng Roman Empire. At ang kanilang pagtingin na ang Mesiyas ay magmula sa maharlika na pamilya ay hindi na nakikita sa buhay at sa linya ng pagkatao ng ating Panginoon. At dahil doon, ang kanyang tinuturo kahit tungkol sa kapayapaan, hindi katanggap-tanggap. At dahil dito, ang mga nakikinig sa kanya ay sila mismo magkawatak-watak, magkabahabahagi maski sa tahanan o magkabahabahagi maski sa kanilang mga grupo at clan. At dahil dito, tama yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi siya nagdadala ng kapayapaan dahil hindi matatanggap ng iilan ang kanyang mensahe. Kapag ka natanggap sana ng lahat ang kanyang mensahe, magkaroon ng tunay na kapayapaan sapagkat siya naman ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh na maging Mesiyas at magdala ng katubusan at magdala ng shalom o kapayapaan. Pangalawa ang tungkol sa pagdala ng apoy. Kapag ka hindi po natin ito tingnan, ang apoy ay maaring simbolo ng kaguluhan, maaring simbolo ng pagkatupok o dili kaya ang pagkaroon ng pagbabago na hindi inaasahan. Pero ang sinasabi dito na apoy ay ang presensya ng Espiritu ng Diyos na tinatawag ng pagtuturo sa mga Hudyo na ruwah, na ang ruwah ay may tatlong kahulugan. Unang kahulugan ng ruwah, ito yung prinsipyo ng buhay, ang hininga ng tao, ang mga nagbigay buhay sa lahat ng mga may buhay. Ang ruwah ay kaluluwa din ng tao na ito yung manatili sa tao kapag tapos na ang buhay niya. Ang ruwah ay Espiritu Santo din na kung saan ito ang diwa ng Diyos. Ito sa tatlong antas ng pagtingin, ang pinaka-imahin dito ang imahin ng apoy. Sapagkat ang Espiritu Santo, hindi lang po siya paraklito, hindi lang po siya nagdadala ng pagbabago, hindi lang po siya naglilinis at nagpapabanal. Ang Espiritu Santo ay siyang nag-aapoy, nag-aalab ng mga puso upang ang liwanag ng pananalig sa Diyos ay lalo pang yumayabong sa bawat puso ng tao at sa sambayanan. Kaya dapat po natin tingnan na ganito ang konteksto, kaya tama yung sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Sa kanyang sulat sa Tagaruma, Kapitulo 6, Versyo 9, sumusunod, na pinalaya na ang lahat mula sa kasalanan dahil sa ating Panginoong Hesus na siyang nag-alay ng buhay. Sapagkat lahat ng mga umaasa ng Diyos, ayon pa sa ating Salmo 1, ay matupad ngayon dahil sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sa buhay natin, kuminsan, hindi tayo nagkaroon ng tunay na pagtingin sa pinakapunot dulo, pinakabatayan
pinaka-root ng lahat ng bagay. At dahil dito, magkakagulo ang ating mga pagbasa sa mga palatandaan ng panahon. Kaya nga, mayroon tayong sinodo ngayon sa Roma na doon naroon ang ating mga kabispuhan at may mga laiko din upang magkaroon tayo ng parihas na linya ng pagtingin sa buhay at pagbasa sa mga palatandaan ng modernong panahon. Ngunit hindi po ito madali. At dahil hindi madali, maaari itong magkaroon ng pagkawatak-watak o pagkabahabahagi gaya ng nangyari noong Vatican Council Desikan. Maaari itong magdala rin ng kapayapaan sa mga ilan, ngunit ang mga hindi makakatanggap ng pinag-isa na pananaw, panindigan at pagbulay-bulay o paglainilay sa mga dokumento ng simbahan ay maaring magkaroon ng kaguluhan. Pero ganoon naman ang buhay. Kapag ka may gulo, napaka-creative ang tao, mapanlikha ang tao, mayroon tayong mga paraan. At ang paraan natin ay magkaroon tayo ng ugnay-ugnayan at mga pagkilos hanggang tayo ay magkaisa sa isang tunguhin ng buhay na ating matanggap din ang inasam-asam na kapayapaan na siyang tunay na magbigay sa atin ng saysay o kabuluhan ng buhay. Hindi po madali ang pagsabuhay ng shalom. Atin ang nalaman na mismo ang Jerusalem na simbolo po ng kapayapaan. Ang ibig sabihin ng Jerusalem ay mula sa Yero, sentro o lungsod, at shalom, kapayapaan, na hanggang ngayon ay may kaguluhan. Alam rin natin na ngayon may gera sa Israel. May, hindi lang po sa Israel. Sa Ukraine, sa Sudan, sa Afghanistan, napakarami pong lugar at puok sa buong mundo. Ang akala natin, mapayapa lang. Maski ang mga alon na sumasalpok sa ating dagat ay magkaroon na ng kaguluhan. Maski ang mga banayad na hangin ay ito ay lumalakas at hindi na mapayapa. Maski ang mga iba't ibang pagtingin natin na mapayapa sa paningin, unit sa loob-loob ng mga puso ng bawat isa, naroon ang kaguluhan at mga pagkaabala sa buhay na walang tunay na kapayapaan. Madalit sabi, mailap ang kapayapaan. Diyos lang ang may tunay na kapayapaan. Diyos lang at ang shalom ng Diyos ang makapaghatid natin ng kapayapaang tunay. Kung aasa tayo sa Kanya, kung makiisa tayo sa Kanya, kung manalig tayo sa Kanya, ating makamtan ang tunay na kapayapaan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng shalom at ng kapayapaan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok sa mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama. Patuloy tayong nanalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Atin pong itutugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay.
Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Iyong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, ipinalamo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Palingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon nang may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalubong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal. Sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat ni kaya aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mayayag. Kahit ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kahit kaisa namang hensi siyawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawarin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa amin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinadabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako'y iingatan.
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Aming mapagmahal, gayon mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para sa mamuhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paranawa ang inyong panalangin ay dinggin ang poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong at umigay donasyon sa Quiapo Church upang matulungan natin ang ating mga kapatid na mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tinatawag tayo ng ating Panginoon na sa kabila ng mga kaguluhan, panatag ang ating kalooban at magkaroon tayo ng kapayapaan sapagkat sumasapuso natin ang Diyos ng kapayapaan. Ngayon po ang kusbas. Mayari po namang itaas pagya, mga bagay-bagay na kusbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niyagpas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kailangan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mismong kinamatayan ay sagisag ng pangkaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,